Ay tawagin natin ang limang idol hopefuls na pasok sa top 10. Please welcome back to Showtime Online U, Misha De Leon, Brian Chong, Kais Deliquales, and Trisha Gomez. Hello! Ayun! Hello! Guys, bumati muna kayo sa ating mga Showtime Onliners. Ayun! Yes! Ayun, sino pang hindi nakabate? Hello po sa ating Showtime Onliners. Kamusta po kayo lahat? Good afternoon, guys! Yes, yes! Hello po! Ayun, ito congratulations at nakapasok na kayo sa ating sa top 10. Ano ba ang Idol Philippines? Let's start with Misha. Ano po, talagang sobrang grateful po ako. Hindi ko po kasi talaga ina-expect na makapasok po sa top 10. Pero all in all, talagang blessed lang po talaga ako. Yes, Trisha? Ako naman po, hindi ko po talaga in-expect. Kaya po sobrang happy po ako na nakapasok ako sa top 10. Yun, Brian? Ako po, sobrang happy and excited. And kinakabahan din po at the same time. Yun, hindi mawawala yung kaba talaga. Ano, how about Kai? I'm just super overwhelmed po kasi sa lahat ng mga nag-show ng mga love and support, kung wala sila, wala din ako dito. Yes, and Adeli? Sobrang kabado po kasi panghuli po talaga akong tinawag and grateful po talaga na nakapasok ako. Hindi po ako makapaniwala. Yun, oo. Pagpanghuli ka talaga, nakakaba, no? Alam natin yan. Pero alam niyo, siyempre nakapag-practice na kayo ng na-experience na yung first live gala show. And of course, nako, ibang pressure ngayong next na to. Nalaman niyo nang may mga tatanggal, 'di ba? So paano kayo naghahanda para sa next gala show? Deli. Sa akin lang po is talagang pinapakinggan ko po yung song para po makuha ko po yung kung saan ako papasok sa lyrics, sa mga lines po ng kanta. Yun. Yes. Iyon. How about guys? Yes. Actually, same din po kay Deli. Pinapakinggan ko every night bago ako matulog and I'm preparing na to make my salabat before the show kasi yun palagi yung ginagawa ko. I'm drinking that before ako kumanta. Yun, may kanya-kanyang mga rituals, no? Diba? Oh. How about si Brian naman? Ako naman po, inaaral ko syempre yung kanta and duminom po ako ng vitamins sa katulog kasi kailangan maging healthy talaga. Oo, lalo na ngayon, di ba, uso yung sakit. So, hindi pwedeng magkaroon ng sakit bago yung gila. Si Trisha naman. Siyempre, rest po. And of course, kailangan po natin practicing talaga ng maigi yung mga kanta natin. And of course, disiplina po talaga sa sarili. Mm-hmm. Importante yan, disiplina. Si Misha. Ako po, lagi ko pinapakinggan yung song. Lagi po umiinom ng tubig. And lagi ko po, lagi po umiinom ng vitamins din. Vitamins sa labat. Tubig noted para gumanda ang boses ko din. Ako, ang handang-handa ang ating mga hopefuls. Pero ito, di lang ayan, sobrang excited na yung mga performers, mga supporters nyo. Ayan, baka pwede nyo kami bigyan ng mga onting clue kung ano nga bang kakantayin nyo sa next performance ninyo. Ayan, Nisha? My song po is about my family. Or pwede din ko i-dedicate po sa lahat ng mga taong nalulungkot po. So, watch out for that page. Okay. Ayan, Trisha. Tagalog po yung kakantahin ko. This is love story po, pero inaalay ko po ito sa parents ko. Oy! Ayan, Brian. Yung sa akin naman po, Tagalog din po. At pwede po siya maging theme song ng mga umasa. Ay! Napanakit. Totoo. Ayan, guys. My song po is it's about regret and dilemma and parang may third party. Mapalakit din. Oh, namin. Mahilig malakit din si Kais. Oh. How about you, Deli? Tagalog song din po sa akin and yung song po is parang ayaw mo mawala yung tao. Marami makakita. Eto guys, maliban sa mga rituals na ginagawa ninyo pag inom ng salabat, etc., ano pa sa tingin ninyo ang kailangan nyong gawin para makapasok sa next level ng competition? Let's start with Brian. Kailangan po palagi may puso yung pagkanta mo. Kailangan may connection sa tao. At saka kailangan consistent po talaga. Puso at connection. Trisha.
Of course, syempre kailangan po natin gawin yung 100%, 101% natin, yung best talaga natin. And of course, kailangan po natin ma-deliver kung ano po yung message ng song sa audience po natin. Oh, wag mag-hold back. Oy, gusto ko yun. Si Kais naman. Sorry, paano yung question? Medyo na-shoppy kayo. Ano yung kailangan mo pang gawin para makapasok ka pa sa next level ng competition? Yung kailangan ko lang gawin and yung tinuro sa akin ng mga amazing people dito sa Idol Philippines is, if you feel ko lang daw yung song talaga, yun lang yung weakness ko actually. Mm-hmm. Okay, how about you, Misha? Ako po dapat talaga magtiwala pa sa sarili and pakinggan po talaga yung mga advice po sa akin na mag-connect po sa mga tao. And yun, lagay lang po yung puso sa kanila. Yeah, importante yun, makinig talaga. Any you naman, Deli? Simple lang po, talagang bigay mo yung best mo kung ano yung binigay sa'yo ng Panginoon at pagbubutihin pa. Ayan na nga. Grabe, nako, ang dami nating aabangan sa susunod na episode ng Idol Philippines. Kaya naman, i-invite nyo na silang panoorin ang live gala show ng Idol Philippines Season 2. Ayun, sabay-sabay po natin kilalanin ang top 8 Idol Hopefuls sa 3rd and 4th live gala shows ng Idol Philippines Season 2. Ngayong Sabado na po yan, August 27 and 28, 7 PM live on Kapamilya Channel, A2Z and Kapamilya Online Live, and of course, 9:30 naman po kapag Sabado at 9 PM po kapag Linggo sa TV5. John? Ito po ang ABS-CBN Entertainment's very first NFT collection, the Idol PH NFT Limited Edition Collection. To purchase, go to idolph.playthedrop.com. At pwede nyo rin pong supportahan yung mga paborito nyong Idol Hopefuls by voting sa UpLive. And guys, simulan na po natin mag-collecta ng mga voting credits sa UpLive. Go to, ano lang po, Idol PH Vote Here banner sa UpLive. Yes, and for behind the scenes kidnaps naming mga hopefuls, visit the Idol Philippines YouTube channel for Idol Exclusive. And also, follow nyo po ang Idol Philippines sa Facebook, Instagram, Twitter for more updates. Yun! Ayan, thank you, Mr. Brian, Kais, Deli, and Trisha, and good luck sa inyong Idol journey! Pamilya forever! It's showtime!